Magandang gabi po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong gabi at bukas ng Martes, February 6, 2024. Sa kasalukuyan nga at ayon sa PAGASA, itong Northeast Monsoon o Hanging Amihan ay humina na at malayo na rin sa ating bansa. Kaya naman sa kasalukuyan, itong easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko ang patuloy na umiiral sa eastern section ng ating bansa. Kaya asahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa PAGASA ay walang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga ng Pebrero ay naglabas na ng datos ang PAGASA para sa mga posibleng track ng mga bagyo. Ayon sa datos ng PAGASA, inaasahan na isa o walang bagyo na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung meron man, may dalawang posibleng track ang mga ito. Una, yung mga nabobuong bagyo tuwing buwan ng Pebrero sa Silangang Mindanao ay umaakyat ng bahagya at lumalapit or either maglalandfall sa area ng Visayas or Mindanao. Ikalawa, ay may nabobuong bagyo sa bahagi ng Pacific Ocean at pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility pero lumilihis ito ng direksyon or nagre-recurve palayo ng ating bansa. So ayun po yung mga posibleng track ng mga bagyo ngayong buwan ng Pebrero. At kung magkaroon man, papangalanan ito ng Aghon at ito yung unang bagyo ngayong taon ng 2024. Para naman sa lagay ng panahon bukas ng Martes, February 6, 2024, asahan na magpapatuloy pa rin yung epekto nitong easterly sa bansa. Kaya sa Luzon, asahan na maganda at maliwalas ngunit malinsangan na panahon na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, particular na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa bahagi ng Bicol Region. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, sa Davao Region, asahan na magiging maulap ang kalangitan na may mga tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil inaasahan yung epekto ng trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, mababa naman yung tsansa na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa nalalabing bahagi ng Mindanao at buong Kabisayaan, ay asahan ng maganda at maliwalas sa panahon, ngunit makakaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies, asahan din ang malinsangan na panahon. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng biglahang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA, ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Lunes. Keep safe everyone!